Magandang araw sa'yo! Ako ang iyong lingkod sa Filipino 9, Ma'am Isa. Ngayong araw ay maglalakbay na naman tayo sa isang bansa sa silangan at gitnang Asya. Ang bansang Mongolia! Ang pamumuhay nila ay natatangi dahil sa kanilang lokasyon. Ito ay nakapagitan sa bansang Siberia at China at napaliliputan ng mga disyerto at mga ilog. Ang Ulaanbaatar o Ulaanbaatar sa wikang Mongoliano ay ang kabisera ng Mongolia. Ang Mongolia ay binubuo ng iba't ibang tribo at karaniwang namumuhay silang mga lagalag. Kilala ang bansang ito bilang lupain ni Genghis Khan. Kilala mo ba si Genghis Khan? Siya ang natatag ng Imperyong Mongol, ang pinakamalaking kumpol na imperyo sa kasaysayan ng daigdig. Pinagkaisa niya ang mga tribong Mongol at itinatag ang makapangyarihang sandatahang lakas batay sa meritokrasya upang maging pinakamatagumpay na pinunong militar sa kasaysayan. Sinakop ng kanyang imperyo ang Republikang Popular ng China at kanyang itinatag ang dinastiyang Yuan. Siya ay namatay habang nakikidigma sa kanlurang Xia noong 1227. Ang nagpatuloy ng pagtatag ng dinastiyang Yuan ay ang kanyang apo na si Kublai Khan. Naniniwala ka ba sa kasabihang ang tunay na pag-ibig ay darating sa anumang panahon at tamang oras? Kung ang pag-uusapan ay serye ng mga pangyayari sa buhay ng tao, maaaring ang pangyayari ngayon sa iyong buhay ay nangyari o nangyayari rin sa buhay ng isang taga-Mongolia. Upang mapatunayan mo na mabisa ang dula sa paglalarawan ng karaniwang pamumuhay ng tao, basahin at unawain ang isang akda na hinalaw mula sa pelikulang Mongol na pinamagatang The Rise of Genghis Khan ni Sir J. Bordroff at hinalaw naman ito ni Mary Grace Tabora. Munting pagsinta mula sa pelikulang Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sir J. Bordroff, hinalaw ni Mary Grace A. Tabor. Mga tauhan, Temujin, siya ang anak ni Yasugei na mula sa tribong Bojigin. Yasugei, ama ni Temujin. Borte, isang nalaginding na taga-ibang tribo. Tagpuan, kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap na mapiit sa kulungan ng malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nang kasakasama ko si ama. Temujin, bilisan mo na riyan. Kailangan nating magmandali. Bakit ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayo magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo, ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating patutunguhan. Ano ba yun? Ika'y siyam na taong gulang na. Sa edad mong yan, Temujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapangkang asawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na yan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abat ang batang to, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pagkakasalan mo, ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya iyong pagkakasalan. Ganun po ba yun? Oo anak, tayo'y nabibilang sa tribong Bordigin, kaya't ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi naman yun ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo. Kaya sa ganitong paraan ay makababawi sa kanila. Sa tingin mo ba, ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nila yon ng ganun na lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung anong mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung iyan po ang sa tingin nyo ay tama. Sa maliit na nayong liblib na kinatatayuan ng kanilang kabahayan. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, ama. Napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte.
Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina, nalikha na aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay! May magninakaw! Shhh! Huwag kang sumikaw! Wala akong gagawing masama! Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka na mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa'yo na ako'y mabuti. Aber, paano mo patutunayan yung sinasabi mo? Sige nga! Basta ba di mo ko pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay? Tingnan natin! Eh anong niningiti-ngiti mo riyan? Sabi mo huwag ako tatawa, ikaw lang pala tatawa. Heto na, handa ka na ba? Kanina pa, bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babae mapangasawa ko. Siraulo ka ba? Niloloko mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganun-ganun na lamang ba yun? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mo ipaliwanag ko sa'yo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribo ng mga merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong meron sa akin? Bakit akong pinili mo? Hindi ko na rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pabigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin niya pumayag ka ay pakakasal na tayo. Hindi ko malaman kung anong dapat kong sabihin sa'yo. Pero sige na nga. Salamat sa'yo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo ay mamumuhay sa iisang bubong. Magkatuwang na aarugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa yun. Oo, pangako babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si ama. Magkahawak kamay na naglalakad sina Temujin at Borte sa paghahanap sa ama kay Yasuge na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Anong... sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Pero, paano... Paumanhin po sa pagdedesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo, pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Ganang desidido ka na. Sino ba ako para di sumangayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya dito. Okay lang ba sa'yo? Opo. Kung ngayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang magama ay naglakbay pauwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Temujin sa kwentong ito ay walang iba kundi si Genghis Khan. Tsaka kung kinilig ka rin sa iyong natunghayang dula, bagamat nakaramdam ka rin ng pagtataka dahil sa edad ng mga gumanap na tauhan. Ngayon ay suriin naman natin ang kwento. Ang mga tauhan sa dula ay sina Temujin, Yasuge, at Borte. Ang tagpuan naman ng dulang Munting Pagsinta ay isang lugar na malayo sa Mongolia at sa isang sulok na madilim, makipot at karimarin-marin na mistulang piitan o kulungan. Ilan sa mga bahagi ng dula na naglalarawan ng karaniwang pamumuhay ay ang pagkakaroon ng iba't ibang tribo sa kanilang lugar. Nakita rin natin ang maagang pagpili ng mapapangasawa simula sa edad na 9 taon. At kung nakapili na, ay ipakikipagsundo ng mga magulang ng 2 batang nais nilang ipakasal sa takdang panahon. Pagbibigay din ng kaukulang kabayaran sa isang tribong nagawa ng kamalian ang ilan sa mga karaniwang tradisyon na gawain nila. Bakit naman kaya pinili ni Temujin si Borte kaysa sa isang babae mula sa tribong Merit? Nasaksihan naman natin mula sa dula na pinili ni Temujin si Borte dahil sa unang pagkikita pa lamang nila ay nagustuhan o naibigan na niya ito. Sa tingin mo ay tama bang hilingin ang bendisyon ng magulang sa pagpapasya? Para sa akin, oo. Tama lang na hilingin ang bendisyon ng magulang sa pagpapasya dahil ang mga magulang ang mas nakakaalam
kung ano ang mas makabubuti sa kanilang mga anak dahil marami na silang karanasan sa kanilang buhay. Sa aking sariling pananaw, marapat lamang na ang mga magulang ang nagpapasya sa mga anak, lalo kung wala pa sila sa tamang edad dahil marami pa silang mga bagay na hindi lubos na nauunawaan, partikular sa pag-aasawa. Hindi lamang sa pag-aasawa, kundi sa iba pang mga bagay na may kinalaman sa paglago at pagpapalaki ng tama sa mga anak. Kadalasan ay ang mga magulang ang nagpapasya dahil alam nila kung ano ang tama at mali, at alam din nila ang kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Marahil ay ipinahihiwatig ng maagang pagpili ng babaeng mapapangasawa ng isang lalaking taga Mongolia na sila ay makapangyarihan at talagang pinaghahandaan nila ang kasal dahil para sa kanila, higit na mas mahalaga ang pagpapakasal kaysa sa pagsilang ng isang sanggol at kamatayan ng isang tao. Sa ating dula, sila Temujin o Genghis Khan at Borte ay ipinagkasundo noong sila'y nasa 9 hanggang 10 taong gulang pa lamang. Pati naman sa kasaysayan ay pinakasalan ni Temujin si Borte pagtuntun niya ng 16 na taong gulang. Kung ako ang tatanungin, ay hindi ako sang-ayon sa maagang pag-aasawa sapagkat ito ay isang malaking desisyon na may kaakibat na mabigat na responsibilidad na kakayanin lamang ng mga taong may sapat na kaalaman, gabay, at kahandaan sa pagtataguyod ng isang maayos na pamilya. Inaasahan kong marami kang natutunan sa oras na ito. Naway mas naunawaan mo ngayon ang kultura at tradisyon ng mga taga-Mongolia. Naway mas lumawak at lumalim ang iyong pangunawa hinggil sa pag-aasawa sa tamang edad. Inaasahan ko rin gagawin mo ang lahat na iyong makakaya upang matapos mo ang iyong gawain sa araling ito. Maraming salamat sa panonood, pakikinig at pag-aaral. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Isa, dito lang sa Live, Love, and Learn. Live, Love, and Learn.